Sarisa, correct ka dyan TV. Wangi na po tayo. Thank you very much to my 35,000 plus subscribers. Ayan, thank you. Please tell your friends all about Correct Ka Dyan TV sa YouTube. Masaya po ako, Correct Ka Dyan TV. Dahil anniversary natin ngayon, dito kami sa Blue Coral Beach Resort sa La Ia, San Juan, Batangas. Ayan, thank you for the very good accommodation. Relax na relax kami dito ngayon sa Blue Coral. Kakatawang deserve namin ang bakasyon na ito at naarawan din kami dahil ang putla-putla ko na lalahal din ako lumalabas lagi sa bahay. At kasama ko ang aking mga friends, syempre si Butch. Hi, hello, sweet. Ayun. Hello, hi. Si Ada. Pakita mo si Ada. Hi, hello, sweet. At syempre ang aking si Marce, si Boy at Marinas. Hello. Ayun siya. Oh. Hi. Ayan. So anong common? Si Ada po at si Butch ay mga hair wash girls. Remember yung hair wash? Ako po ang endorser niyang hair wash. Salon ang pag-aari ni Boyet. Una, pag-usapan muna natin ang Correct Ka Dyan TV. Anong favorite segment niyo doon? Pinaka-paborito ko doon yung gusto mo bang mag-artista. Ay, correct. Concept ko talaga yon. Kasi di ba ang daming gusto mag-artista ngayon. Oh. Tapos nahihirapan sila. Parang hindi nila alam kung anong gagawin nila. So nabigay ako ng tip. Ito talaga yung realistic na... Kasi yung iba, may talent naman, maganda naman, di ba? Pero wala eh. Parang swertihan yata yung pag-artista. Talagang... Ang dami ko nakita na talagang hindi talaga sumika kahit maganda tsaka may talent. So, parang tulong ko na sa kanila yung segment na gusto mo mag-artista. Kasi yun talaga yung totoo based on my 28 years of experience sa showbiz. Ikaw, Butch, anong favorite mo sa Correct Ka Dyan TV? Sa akin naman gusto ko yung interview mo kay Elijah. Hi guys, I'm Elijah Canlas for Star Starts in Correct Ka Dyan TV. Star Starts. Ang dami ng influencers, ang daming bagong artista na sumikat lang kung kailan nagkaroon ng pandemya. Yung iba niya kilala. Eh, like ito si Elijah, si Kokoy, si Terry Malvar, parang sino ba itong mga batang to, di ba? So, I really wanted to introduce them sa Correct Ka Dyan TV at kung paano sila nagsimula, di ba? Kung saan ba sila galing. I'll be doing more of that. So, yun. Ikaw, Marcia, may favorite ka ba sa Correct Ka Dyan TV? Star Starts din, especially the Kokoy episode. Yung nagkwento niya na nagbaba sila magnanay. Diba? Napaka-inspiring. I think yun yung difference si Coco at saka ni Elijah. Si Elijah exposed sa theater, bata pa lang. Bata pa lang siya, nanay nga. Sinanay na siya sa, you know, to perform in front of the public. Si Coco naman yung, because of commercial experience na bata pa lang, pa-VTR ng pa-VTR sa mga commercial. Hanggang sa dumating na nga yung series nila. Tapos si Terry Malvar naman, parang it's in her blood kasi yung nanay niyan si Cherry na Katiato Tomasino po ay mahusay din na actress. Nakita ko yung mga comments niya na marami rin nagkagusto naman dun sa ano, sa One Sweet Day kasi pinapakita ko kung nasan ako. They got to see kung ano na ba yung new normal ng pagsushoot ng pelikula, pagsushoot ng isang TV series. Go Ada, bumangka ka na. Tukol muna sa ano, bago mo pinasok ang pag-artista. Okay. Nung una kasi, napapanood-panood lang kita. Una ka tayong napanood sa Christopher Minute. Kayong dalawa ni OG Diaz. Intriga History, yun yung una kong segment sa Christopher Minute. Nagbibigay ako ng history on a certain day. Alam mo ba, today is October 8, Tuesday. Alam niyo ba, noong October 8, 1986, nanalo si ganito ng award. Parang gano'n, parang trivia siya. Yeah. Tapos yun, kailangan mag-reformat ng Christopher Minute. Kinausap ako ng staff kasi ginagawa ko na yung prank ka dyan. Sa harapan ng mga star at kapag mga Christmas party ng EBS, ako yung nag-host, ako yung mababangka doon. So yun, sabi nung EP namin ni Connie Makatunol, si Direk Connie Makatunol, executive producer ng Christopher Minute. Sabi niya, pwede rin ginagawa mo yung lalait ka. Yun na yung segment natin. So yun, so, meron lang akong researcher si Maribel Tromata. 5 minutes lang ako magsasalita ako, mamu-okay lang ako na mamu-okay sa prangka ka dyan. And it became a big hit. Doon ako talaga yung, pag nasa mall ako, yung prangka ka dyan, dyan lapos, ganun. After nun, yun ang kailangan ko ikaw, Robby Padilla and Regine Velasquez. Pero naman sa pelikula yun, sweet ha, para kasi Whoopi Goldberg doon sa Ghost, pwede ka manalong best supporting actor kasi ang ganda-ganda ng love story ni Robin tsaka ni Regine Velasquez, nung umeksena ka, bumalanse. Nagtawa na ng mga tao, markado ka doon. Sa dambuhok mo doon eh. Oo, parang ano yun eh. Parang bang dito na ating buhok. Ano tawag doon? 2x3? Parang minoko. Oo, parang 2x3 yung buhok ko doon. Wala lang, parang naisip ko lang na yun ang gusto kong character. Nung napagupit ako, parang masyado lang mukhang lalaki. Kasi ako nung pwede kong gawin eh, usong-uso noon yung henna tattoo. Nagpa-henna tattoo ako, worth 3,000 para magkaroon ng parang style na ngayon dito.
Eh, andali pa lang mag-fade yung henna tattoo na yan. Alam mo, nung latter part ng pelikula, Pentelpet at si Miss Regine Velasquez herself mismo, yung pinafollow lang niya yung henna tattoo. So kada shooting, pagdating ni Regine, sweet akin na yung pentel pen mo. Tapos, susundan lang niya. Ang galing mag-drawing ni Regine eh. Kaya siya lang nag-make sa sarili niya eh. Kaya makikita niyo yung may iba eksena doon na ang sobrang dark nung henna tattoo. Pentel pen na po yun, care of Regine Velasquez. Yung sa kailangan ko ikaw, doon na ako nakilala na sweet ng mga tao. So pag nasa labas, from John Lapus to Franca ka dyan, alam na ng mga tao na sweet-sweet na yung parang nickname nila sa akin. Kasi nagkaroon kami ng ano, anong tawag sa ganon? Company, ano? Managerial meeting? Training? Team building? Team building! Like, nakakalimutan yung word na team building. Nag-team building yung ABS-CBN Production Department, saan staff pa kasi ako niyan. Mag-isip daw kami ng adjective na nagsisimula din sa first letter ng pangalan namin. Promise, wala akong maisip na letter J. So, sa mga baklang ABS, ako si Cheryl Cruz. So, tumayo ako, sabi ko, hi, I'm sweet Cheryl. Natawanan yung mga tao. Kasi ako, sweet eh, maldita ka nga. Hindi, maldita ako nung araw. Ayun na, tas, sa buong ABS-CBN Production Department, sila nagsimulang tumawag sa akin ng si Sweet. Tapos si Mother Mel de Rosario, yung writer nung kailangan ko ikaw. Hi, Sweet. May pelikula ako sinusulat sa Viva, starring Robin at saka Regine. Gagawin kong pangalan ng character mo, Sweet. Yes, po, Mother. Sige na. Grabe, isa sa mga pinaka box office hit ng Viva. Sa mga pelikula mo, mga nagustuhan ko, ang Prinsesa Tampulube. Oh my God, yan ang first movie. Kaya Angelica Panghiban, yung tawa ko ng tawa. Si Kevin Prats. Naalala ko bigla yung kapitbahay namin. Hindi kumain ng tuyo, tumirik ang mata. Pati yung kay Rupa May Quinto. Mahal kita, final answer at title. Ito, hindi ako bakla. Masasabi natin sa mga gay na artistang pinasok ang showbiz, ikaw masasabi kong maraming nakasamang bigat ng artista. Sobra. Superstar Nora Uno, nakasama mo sa Bituin. Bituin. Vilma Santos sa Anak, kung saan nag-stage ka. Maricel Soriano, nakasama mo sa movie, di ba? Si Sharon ba nagsama na kayo sa movie o nag-guest sila sa Sharon Cuneta Show? Suki ako bilang official taga-aliw ng megastar Sharon Cuneta. Naging suki ako ng The Sharon Cuneta Show. As in, umabot na yung nagsimula yung sasama ako sa MTV. Di ba may MTV lagi ang opening ng The Sharon Cuneta Show. Hanggang sa nagkaroon sila ng mga comedy segments, kami bayani at bayani. Lagi akong sinasama ng mga writers nila. Pero sa movie nyo ni Judy Ann Santos, mahaba ang buhok mo doon, bakla. Ay, ano nga ba title yan? Dito sa puso ko. Yun ang title yan. Unang-unang moving ginawa mo, hindi ka pabida noon, yung pelikulang Balat, Lipstick. Ay, just me. Napakabonggan trivia. Although, wala na nakakakilala sa akin sa sobrang payak. As in 1993 yun, una kong trabaho sa ABS-CBN, ako po ay researcher ng Showbiz Lingo. Bilang researcher, so ano ako, print, video, at saka chismis researcher basically, dahil nga chismis show, showbiz-oriented talk show yung Showbiz Lingo. Isa sa mga trabaho ko bilang researcher, lagi ako may kasamang camera, si Direct John Villarina, director na rin ngayon. Pupunta kami sa mga shooting, tumatawag kami sa Viva, sa Regal, sa Seiko Films na may shooting po ba kayo ngayon, sinong bida, saan ang location, sa Chicos yung sa Metimo. Nandun si Kuya Dick, yung lalaking character ni Tuya Dick, nagpunta doon sa bar, hindi niya alam na gay bar. Eh, true enough, nandun yung kaaway niya na si Jun Lali na may kasama mga bakla. Yung talent na magsasabi kay Jun Lali na, ano, Madre, nandiyan si, ano, Barbie pangalan yata ng bakla. Oo, oh, Barbie siya, no? Barbie pangalan ni Roderick. Si Barbie. Si Barbie, maliit si Barbie. Andito, Bambi, parang ganun. Tapos, yung talent na yun, parang na take 3, take 4 na, nabubulol. Abang nagsushoot ako, nandun ako sa gilid, kinausap ako ni Direk Mario J. Sabi ko sa kanya, Teatro Tomasino po ako. Ah, talaga, alam mo, isa ako sa founder niya. Alam ko po, nasa history po namin ang Teatro Tomasino, ganyan-ganyan. Yun na, so nabanggit ko sa kanya na theater actor ako. Eh, naumingit ang ulo ni Direk Mario J. Ay, nako, ano, palitan na yan. Make-upan niyo itong baklang to. Ako yung tinuro, ito, theater to, kaya niya yan. Agad-agad, binigapan ako. Tapos yung take ko nga, mother, ayan si ano, ganyan. Tapos naalo si Direk Mario J, ako yung pinatutukan ng baril kay Kuya Dick. May close-up ako. 500 pesos ang bayad sa akin sa eksena na yon sa Balat Lipstick. Panoodin niyo yung isang bar scene doon. Ako po yun. Hindi niyo wala ka makikilala sa sobrang payat ng haba ng best. Cheryl Cruz, ganoon talaga. Pero kung pag-uusapan din natin ang acting award,
nag-uwi ka rin ng karangalan. Ay, salamat sa Here Comes the Bride, written and directed by Chris Martinez. Over my dead sexy body. Tara na nga! Salamat sa Golden Screen Awards. And on the same year, nanalo rin kami ni Angelica na comedy actor and actress for Here Comes the Bride sa Guillermo Mendoza Memorial Awards. Nakadalawa akong best comedy actor sa Guillermo Mendoza. Yung isa for Moron 5 and The Crying Lady by box office director Derek Wenderawa. So dalawang magkasunod na taon ako best comedy actor. Sa TV, sa Star Wars, mayroon ako best host. Kami ni AI for Singaling. Matrapik ako. LRT na traffic! Na-try mo si Jolina. Ay, uy, alam mo, maganda yan. Diyan na ata ako unang nanominate for Best Supporting Actor sa Star Awards, ba? Direk Wen Deramas din yan. Kung isang panaginip. First comedy movie ni Direk Wen. Kung ika'y isang panaginip. Ay, grabe yung pelikula rin yung box office video. Ang pick ni Jolina yun eh. Meron pa ako isang gustong movie ginawa mo yun. Siya yung dalawa ni Joyce Jimenez. Ano bang meron ka? Joyce Jimenez, Dieter Ocampo. Direk Mario J. Dino. Ang galing mo, Ada, sa John Lapus Movies Trivia. Ang Shake, Rattle, Roll series. Ay, oo! Ang first Shake, Rattle, Roll ko, Christmas Tree. Directed by Paul Daza. Yan yung may Boots Anson Roa, di ba? Correct! May Gina Alahar. Basta parang important kasi yung puno na nakuha sa isang jungle sa Brazil. Eh yung ibon nakawala, kinain ng puno. So yung puno pala, panakakain ng dugo, nabubuhay. Yung next na kinain ng puno, ako na. Alam ko naman na may tao sa loob ng puno. Naka-black siya na suits, pati yung mata lang yung kita. One time, kumatok yung PA. Sweet, pwede mo makiligo yung talent. Nakiligo yung lalaki sa loob ng Christmas tree. Paglabas, guwapo pala na talent. Tangka, parang stuntman, parang ganun. Yung, hi! Kinain ako ng Christmas tree doon sa pelikula sa tunay na buhay. Yung lalaki sa loob ng Christmas tree. Ang next Shake, Rattle, Roll ko after Christmas tree ay Emergency Room yata, direct Mike Tugiera. Sumunod na nga yata yung Wedding Gown. Wedding Gown ba title nun or Ukay Ukay? Parang ganun. Kasama ko si Rufa. Yun naman, directed by direct Don Michael Perez. Mixer na kinaladgad ako ng Wedding Gown sa hadanan, pataas ba o pababa? Niligyan ako ang tapas, basta makapal siya na plastic. Nilagay sa likod ko, parang meron siyang lock na gano'n. Tapos sinihira ng tali ng dalawang tao. Ay, grabe, talagang pa kung napabunta ko sa death scene ko doon. Talagang yung gown, talagang pinakon ako sa hadan. Kasi nakipaglabanan ako talaga. Eh, nga yung sumikat yung line na, fashion designer ako! Gown ka lang! Shake, Rattle, Roll 15. Ayun yung last na Shake, Rattle, Roll ko na ako yata ang first character ng Shake, Rattle, Roll series na tumawin sa tatlong episode. Ang ending, hindi ako dapat namatay. For the first time, Shake, Rattle, Roll 15, natatanin Shake, Rattle, Roll na hindi ako namatay yung sa ending. Nagandang ko na pa ng pelikula. Oh. So after mong actor, host, comedian, stand-up, and all, anong nagtulak sa'yo para mag-pivot ka naman into directing, scriptwriting. Okay. Alam ko na time is up na yung pagiging artista ko. Kasi nung araw, bata-bata ako yung may show ako, ariba-ariba matatapos na after 6 years. Sinasabihan, alam ko na kaagad, sinasabi lang ganun Star Magic ko, relax kasi may next show ka na, itong soap opera na to, ganun. Until itong last good ng Biolo RC na parang this is it na time's up. Na alam ko naman na darating yung araw na tatanda din ako, lalaos ako. Lahat naman ata ng artista, I hope alam niya na darating. Mawawala din ang ningin mo, kaya kailangan mong paghandaan o pag-ipunan, di ba? Naiisip-isip ko na mag-aaral ng directing, kaya na paano, wala naman akong pera. So inuna ko skip writing, pumila na kaagad ako sa Ricky Lee Skip Writing Workshop. Eh ang haba nung pila, kasi dapat batch 16 ako. Napunta ako sa batch 19, ganun nababampo up ako kasi nga sinasala talaga kung sino yung gusto ni Sir Ricky na umattend ng workshop na yun. So habang di pa ako umaattend ng Ricky Lee, 2018, nasa isa ako ano, parang depressed na depressed ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pumunta ako ng isang computer shop, type-type lang kasi actually nakita ko sa FB. Submission of entry, Cinema One Originals, yun. Eh yung life story ko nga, yung limang araw na burol ng tatay ko, limang stressful and yet unforgettable para sa akin na limang araw. So yun, dahil na-memorize ko lahat ng nangyari nung buong limang araw na yun. Isang city, doon sa computer shop, yung bumawa ako ng script. Unfortunately, hindi ako pumasok. Okay lang.
After naman nun, tama-tama, tumawag naman ng Star Cinema sa akin kasi gusto nga nila magpadala ng mag-aaralan ng directing sa Cinemalaya Foundation under direct Carlito Siguro Ringland. So ako at isa sa mga writer ng Star Cinema, si Direct Jumbo, na director na rin na yun, kami yung pinadala doon sa workshop na yun. Yun, after kong graduate, tumawag na yung ano, yung Ricky Escape Writing Workshop, pasok na ako, batch 19! Sabi ko, finally, yung tagal kong pumila, almost 1 year ako nakapila. 2018 yun, lumakalimutan. July 8, Sunday. Every Sunday naman yung Ricky Workshop. July 5 ng gabi, nag-text ang Cinema One Originals. After 4 months, July 6, the next day, nag-pinitch ko ulit yung pelikula kong pang MMK. Tinanong na ako ng panel, ano ba pinagkaiba? Sabi ko, ang pinagkaiba ngayon, this time, ako na magdedirect. Kasi nung pinitch ko siya nung February, ako yung writer, pero ang director nila yun, si Direct Jojo. Kasi hindi pa naman ako marunong magdirect, hindi pa ako nag-aaral. Kasi ako nag-aaral na ako kay Direct Carlitos, ako na magdedirect nitong pelikula. Kapag perfect ng timing, di ba? Ako na yung ipapanin doon sa nag-back out. Kung para sa'yo talaga ang isang bagay, para sa'yo talaga. Ito na siya. At author na rin ako dahil ginawa siyang libro ng ABS-CBN na publication. Nabibili po sa National Bookstore for only 195 pesos. Yun, ito po ang screenplay ng pelikula ng aking first movie na pang MMK. Ay, bakit? Heart Attack. Starring Neil Culeta, Cherry Pie Picache, Nikki Valdez, Ricky Davao, Joel Torre, Zeppi! With the special participation of Ms. Charo Santos Concho. Please. First MMK ko, starring si Maymay and Ratay, Aita na Beauty Queen. Ako ang director ng Switch Me With You, si Barbie. Nakakatawa nga eh, last year yung inoferan ako ng paano ang Pasko. Akala ko, nung tinawagan ako ng manager ko ni Alan Real sa Star Magic, akala ko kinukuha akong director. Kasi nga, 2 years na akong director eh. Nung wala sa isip ko na artista rin pala yun. Ah, kinukuha ko pala as cast. Actor, comedian, host, director, scriptwriter. Kaya ka talagang the universal suite. The universal. Kaya yung ginagawa. Okay, anong pasabog naman na last week lang nabalitaan ko na nanalo ka ang show mo sa isang international competition. Ito ay Asian Academy Creative Awards. Tell us about it. Nanalo po ang aking dinirect na 8-part series sa WeTV iFlix produced by APT Entertainment, ang Boyfriend Number 13. Best Comedy Program. Philippine rom-com, Boyfriend Number 13. Ah! Nakakaloka! Best Comedy! Writer namin si Michelle Ngu, siya ang nanalo na Best Original Screenplay. Sa December naman yun, makakalaban na namin yung iba-ibang Asian country for the same award. So sana manalong Boyfriend Number 13. Bilang anniversary ng yung Koreka Jan TV, what do you expect from Jan Lapus by next year? Well, abangan na lang nila. Sa mga subscribers ng Koreka Jan TV, please watch out for my new segments. Ang isa sa mga segment na gawin ay i-interviewin ko ang lahat ng mga close friends ko na may 1 million subscribers na. Of course, some of my brothers and sisters sa Star Magic family. I will still give updates sa aking social media. Instagram, Twitter, and FB fanpage, lahat po yan, correct ka dyan. And every Saturday, ito pala yung bago kong trabaho. Isa na po ako sa writers ng Daddy's Girl sa GMA, starring Bossing Vic Soto and the phenomenal Maine Mendoza. I'm so happy, such an honor to be part of Daddy's Girl. Magkaroon ng, at least kahit pa paano, di ba mayroon akong regular na trabaho, yun. Mag-ingat lang kayo, lagi please take care of yourselves. Alam nyo, ang mabuhay lang at masurvive itong pandemyang to ay malaking regalo na para sa atin. So dapat ingatan yung katawan, wear your mask, your face shields, alcohol, maghugas ng kamay palagi, vitamins and minerals, lahat na ng laklahin nyo na. Sa darating na election, please vote wisely, utang na loob. Huwag nyo nang iboto yung mga, alam nyo, wala namang ginawa, lalo na itong pandemya. Di ba lumabas kung sino yung mga karapat-dapat na politiko? Lumabas kung sino yung walang gawa na government officials? Hindi tayo natulungan. Ay, Diyos mo yun. So please, vote wisely. So yun lang, maraming salamat. This is still Jan Lapus and you're still watching Correcta Jan TV. We'll be right back.
here now sa Blue Coral Beach Resort dito sa La Ia, Batangas. Ayan. In fairness, sanitized. Dito ako sa main house. Pagpasok ko ng main house, meron na kaagad na apat na queen size bed. Tapos may stairs going to the second floor na meron pa ulit 3 rooms. So ito talaga yung pang group or family talaga itong main house. Gitna ito tsaka overlooking talaga ng dagat. Sa likod itong main house, andun naman yung pool. Ayan. Yun yung hotel nila. Buffet yung dinner dito. Fairness, social distancing observed. Konti lang mga tao. Laking restaurant kaya makakapag-observe ng social distancing. Tsaka limited lang talaga yung mga tao. At 30-40% lang sila. Hi, good morning! Andito na kami ngayon sa main house ng Blue Coral. Maganda siya. Siya yung biggest na house dito. Tapos at ng gitna siya ng resort. Tignan mo, parang camera doon. Dati pa talaga ako dito na nag-check-in. Pero first night ko sa main house, kasi lagi itong fully booked. Kasi talagang good siya for 15 people, pang pamilya, pang grupo ng barkada. Welcome to Blue Coral. Gusto mo ba yon? Aba, i-share mo na ito. And don't forget to like and subscribe to Koreka Chan TV.